How to edit magazine cover using your mobile phone inspired by Vogue magazine. Currently, I am using PixArt. You can download it on App Store if you're using iOS and Google Play if you're using Android. So this time I'm using Apple, so sa App Store tayo. Meron ako sa phone ko, kaya open na lang natin siya. Ganyan din ang lalabas kapag na-download nyo na siya. Yan. And then, you can also open it if you already have on your phone by clicking the home button. At hanapin nyo yung logo na P, ayan po yung PixArt, and open it. And if you want to add photo, just click on the plus sign sa baba. And find your picture na kung ano yung gagamitin mo. So once mapili mo, of course, yung picture na kailangan mo, click mo lang yung picture na gagamitin mo, and then add text. Nasa baba yung mga tools niya, so yung makita mo yung letter T, then add whatever you want to add. Since ako'y sasali sa isang crew battle, yan ang gagamitin nating title for my poster or let's say magazine cover, kung pwede natin siya i-consider as magazine cover kasi yung style niya. And then of course, kung gusto mong magpili ng or pumili ng font, just click on the font size. Ayan, medyo nawala siya. Sorry, guys. Nawala siya. So, ayan yung napili nating font style. And then, palitan ko lang siya ng color. Nandun din sa tools yung mga kailangan nyo. So, I choose white color. And then, maglalagay lang ako ng stroke, na black stroke, para hindi naman masyadong masakit sa mata yung font niya. And then, I will also add some shadow on it. So, this time yung stroke natin, lalagay natin na yan. And then, maglalagay ako ng konting shadow para hindi masyado masakit sa mata. And as you can see, yung character or yung letters na nandyan is naka-overlap or nakapatong sa ulo ko or sa mukha ko. Let's say, sa ulo o sa noo ko. So, ang gusto natin gawin is yung maipapailalim natin yung character or yung letters. So, simply apply the text, and then you can add a new photo na katulad ng subject natin or first photo. So, just click on the add photo, and then i-click mo lang kung ano yung same photo na ginamit mo sa pag-i-edit. So, once you click the photo, medyo complicated ng very very light tong part na to kasi kailangan hindi ka pasmado at dapat swak na swak yung kamay mo. So yan, makikita nyo, ina-adjust ko yung picture, and make sure na makikita nyo yung line na yun sa taas, sa upper part, sa lower part, and then sa left and right. Kapag nag-blue yun, and then may makikita kayong parang plus sign diyan sa screen nyo, kapag nag-blue pare-parehas yun, it only means na pantay na yung added photo nyo dun sa previous photo na ginagamit nyo or ginamit nyo nung umpisa. So this time, medyo nahirapan ako kasi since mano-mano tayo dito, hindi naman tayo kagaya ng Photoshop sa PC or sa computer. Ito is kamay natin or finger lang ang gamit natin, unlike sa PC, meron cursor doon, may mouse doon, so mas madali siyang gamitin. But I chose to use this app kasi very ano siya, kumbaga portable siya, pwede mo siyang dalhin anywhere you want, at kung gusto mo mag-edit kung nasaan ka mang lugar, hindi mo na kailangan kung gamitin yung laptop or yung PC mo. So ayan ang advantage of using an application or photo application using your phone. Yan, so kung mapapansin nyo, magkaparehas na, may blue na siya sa paligid yung line niya, and also the plus sign, blue na rin siya from left to right, and then yung bottom to upper part ng screen natin. So, okay na siya. Nakikita niyo yan. Huwag niyo muna siya i-apply. Ang gagawin natin is, click mo yung erase button, and then, ayan, syempre, kailangan yung hardness niya medyo mababa para blurry type siya pag binura mo. Kasi unlike nung ganyan, kapag sobrang hard, makikita mo parang kinat talaga siya. Kaya, mas madalas ginagamit ko yung hardness niya is medyo mas mababa para blurry type siya, para hindi siya halatang pinatong. So i-erase ko lang yung upper part niya kasi nandoon sa first picture yung
kanyang ano, ayan yung crew bottle or yung character or yung letters. So ayan lang, i-erase ko lang yung part na kailangan nating i-erase para lang makita yung letter, and then yung mukha ko syempre hindi ko i-erase, or kahit i-erase ko siya hindi siya mawawala, kasi kaya kailangan natin magkapantay yung picture before at added photo natin para kapag nag-erase tayo ng latest picture is pasok pa din doon sa or doon sa size nung isa mong picture para pantay na pantay siya, hindi siya mukhang pinatong or dinikit. So kung mapapansin nyo, ini-erase ko lang yung part na kita yung text. Ayan. So mapapansin nyo, kapag binubura siya, hindi siya mukhang dinikit. Kasi nga, doon sa hardness nung ano ko, nung eraser ko, is medyo mas mababa siya. Para blurry type siya. So ayan, diba? Kanina, if you can still remember yung first picture natin or photo natin, nasa ibabaw yung letters or yung text. But this time, nasa likod na siya. So simple as that. Ganyan lang siya gagawin natin. So hindi na natin siya ulitin. If you want to watch it again, i-repeat nyo lang ng i-repeat. So yan, isa-save natin. And just to remind you, may lumalabas talaga na ganito pag hindi premium. So save lang natin. Yan po yung process ng pagsa-save. And then download the photo, then X nyo lang para bumalik sa dati, and then that's it. So this is the final edit. Nag-add lang tayo ng mga ibang text. Same process lang naman siya pag mag-a-add ka ng mga text. So that's it guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and click the notification bell button. Thank you so much, God bless!